gusto ko lang maglabas ng sama ng loob sa isang pamilya ng mga kalalakihan na putina, masyadong malaki ang mga ulo, masyadong mayabang, masyadong mapagmataas, at masyadong pasikat. Putang ina, yung Tulfo Brothers na yan. Yung apat na magkakapatid na mga lalaki, na mga matatandang gurang na putang ina, lagi pa rin lumalabas sa ating mga telebisyon, sa ating mga radyo, at sa social media. Ikaw, putang ina mo ka, Montulfo. Traitor ka sa mga kapatid mo, mismo mga kapatid mo nilalaglag mo. Putang ina mo ka, buti nga, binugbog ka na Raymart at ni Claudine. Sana bugbugin ka ulit nila. Ikaw naman, Bentulfo. Putang ina mo, isa ka pa, lalo ka na. Ikaw ang promotor ng karahasan sa radyo, sa social media. Tangina mo ka, malakas ka lang kung ang kalaban mo mahina, mahirap, at walang kalaban-laban. Alam mo ang tawag sa'yo, men? Ang tawag sa'yo, bully. Tangina mo, yung mga kinakalaban mo, yung mga inaaway mo, yung mga inaalipusta mo, mga taong nasa laylayan. Tingnan mo, puta, ilang beses na yung mga pumupuntusan ng mga tao na nagdadala ng reklamo na parang puta na, Bentulfo, tulungan nyo kami. Kasi inaalipusta kami ng congressman namin. Inaalipusta kami ng barangay captain namin. Inaalipusta kami ng chief of police at mga nuruklase ng mga shit. Asan ka noong mga panahon na yun? Puta, ina mo ka, nagtatago ka. Alam mong ginagawa mo? That is beyond our jurisdiction, you know, we can't do anything about that. Putang ina mo ka, yung accent mo, peke, putang ina mo. Kaya ikaw, Bentulfo, makinig ka. Kung nanonood ka ng programa ko, putang ina mo, ibalik nyo na yung 60 million na kinuha nyo mula sa pera ng taong bayan. Putang ina mo ka, isa ang scammer, isa ang duwag, isa kang manluloko, isa kang magdanakaw. At eto pa, Erwin Tulfo. Tangina mo, isa ka pang mayabang, gago ka, putangina mo. Akala mo, makakalusot ka sa lahat ng pagyayabang mo, sa lahat ng pagmumura mo, sa lahat ng pang-iinsulto mo, sa radio show mo at sa social media. O, ngayon, putangina, minura-mura mo yung sa DSWD. O, ano na pala mo ngayon? O, namura ka rin, putangina. Na mo. Well, basically, hindi ka namura niya. Namura ko ng mga supporters ng taong yon. At tatanggalin ka pa ng security escort. Na persona ng grata ka pa sa PNMA. Lalong nabahiran ng pangalan mo bilang isang journalist at isang reporter. O, alam niyo kung bakit? Kasi, ina mo, Erwin Tulfo, masyado nang lumaki yung ulo mo. Ina mo, masyado ka lang bilib sa sarili mo, masyado kang mayabang, masyado mong inisip, putina, protektado ako kasi aso ako ni Digong. O, putina mo, nasan ka ngayon? Nakahanap ka ng katapat, buti nga sa'yo, pinag-sorry ka, pinag-donate ka pa sa Santa Bakmak ng mga putina mga donation centers. Kung naman tawag doon, pero putina, alam nating lahat, pinag-donate ka na hindi bababa sa 300,000 kada isang recipient nung listahan na yun. Asa ka ngayon? Putangina mo ka. Sana malugi ka. Sana maghirap ka. Sana mamatay ka sa gutom. Tangina mo. Last but not the least, ang pinakamabait sa Tulfo Brothers na to, sinasabi lang, pinakamabait daw, pinakamatino. Well, to some extent, maniniwala ako doon kung hindi lang dahil sa isang issue na nababas last week. Tangina mo, Rafi Tulfo, isa kang backboy, putangina mo. Kinakasuhan ka ng dati mong asawa ng bigami. Kasi nagpakasal ka, may dati kang asawa, nagpakasal ka ulit, napaka-bobo mong putangina mo ka. Yung mga kapatid mo, ang daming sinasabi, alam namin yung batas, marami connection sa batas, putangina mga ganito. O ikaw mismo hindi mo alam, putangina mo, kaya kinusuhan nyo ng bigami. Kaya sinasabi ko sa iyo, Rafi Tulfo, matalo ka sana sa kaso mo, putangina mo. At para sa inyong lahat, kayong apat na magkakapatid, ako sinasabi ko sa inyo, tangina nyo, alam nyo, yung samahan nyo, para kayong fraternity na makawalang bayag ng mga puta ng kupal sa lipunan. Malakas lang kayo kasi marami kayong taga-suporta at hinihimod nyo ang puwet ni Digong.
Baka nga po, tutupahan nyo kasi digong eh. Diba? Putang ina nyo mga tulfo. Matagal na kayong ganyan. Matagal na kayong nakaalipusan ng mga alipin. Sinasabi ng mga tao, tulungan lang kami, pero hindi nyo na, hindi na naiintindihan, hindi na nare-realize na yung mga inaalipustan nyo lang din, yung mga tintira nyo lang din, yung mga taong mga mahihina lang din ang loob, yung mga taong mahihirap lang din, mga mataong walang kapangyarihan, alam nyo, yung mga taong walang posisyon, subukan nyo kaya na tumira ng mga taong nasa posisyon. Subukan nyo tumira ng mga taong may kapangyarihan. Subukan nyo tumira ng mga taong hindi natatakot sa inyo. Kasi nyo, masyado kayong bilib sa kakayahan nyo, sa pangalan ng pangalan nyo, nyo mga tulfo, puki nyo. At yan, puta mga tulfo na yan.